anuman ang ating edad, kultura, wika o lahi, lahat tayo ay may matinding paghahangad sa pag-ibig. Kung hindi masasapatan ang paghahangad na iyan, hindi tayo magiging maligaya. Habang isang tao ay nagkakaedad, ang paghahangad na umibig at ibigin ay nagiging kapanapanabik. Napakasarap ng pakaramdam na ikaw ay pinapahalagahan at minamahal. Pero paano kung sa kabila ng inyong pag-ibigan ay may natuklasang kakaibang pangyayari sa inyong buhay? Sa London, Inglaterra, isang negosyanteng lalaki ang nakipagkilala sa isang magandang dalaga. Ginagtagal, nagustuhan niya ito at agad niya itong niligawan. Sa bawat sandali, palagi sila nag-uusap at nakikita. Lubos nang ipinadarama sa kanya na mahal niya ito. Hanggang sa dumating ang araw na nakuha nito ang kanyang loob at siya ay sinagot. Likas para sa isang binata at dalaga na mag-isip tungkol sa kanilang mapapangasawa na kanilang magiging kapareha habang buhay. Kasama sa kanila ang mga plano at ang mga pangarap. Buong puso naman na tinanggap ng magulang babae ang kanyang nobyo at nagkaroon sila ng panahon at pagkakataon na makilala ang isa't isa habang sila ay magkasamang nagsasalo-salo. Dinagtagal, napag-usapan na rin ang petsa ng kanilang kasal. Minsan, habang sila ay nag-uusap, inamin ng ama sa lalaking negosyante na ang babaeng pakakasalan niya ay hindi niya tunay na anak. Ang kanyang asawang babae ay artipisyal na nilagyan ng binhi mula sa isang sperm bank sa London. Ito ay nagdalang tao at pagkatapos ay nanganak. Ang negosyanteng lalaki ay nabahala yamang siya ay nagkaloob sa bangkong iyon ng sperm cell mga ilang taon na ang nakalipas. Pagkaraan nito, siya ay humingi ng permiso na masuri ang record ng bangko at ang kanyang kinatatakutan ay napatunayan. Siya ang ama ng babaeng kanyang mapapangasawa. Ang kasal ay hindi tinuloy at ang nalulungkot na negosyante ay nagpasyang manligaw sa ibang lugar upang hindi na lumikha pa ng panganib na makagawa ng gayunding pagkakamali. Oh,